at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na yon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang Paraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ikalabing apat ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuang bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagka umaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain ito. Nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabi ring yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inumay handog.
sa Panginoong tumubos, kalis ng inuming handog. Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inuming handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inuming handog. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inuming handog. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David? Nang magutom siya at ang kaniyang mga kasama, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kaniyang mga kasama. Labag sa kautosan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moses na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayunmay hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong papurihan at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Sa Biyernes po na ito, gusto kong magtanong. At gusto ko ring itanong ninyo sa inyong mga sarili. Saan ako dinadala ng aking debosyon sa poong Jesus Nazareno? Nasaan na ang antas ng aking pagdedebosyon sa Kaniya? Nababago ba ako? O pare-pareho lamang tuwing Biyernes ang aking sarili? Napakaganda po ng ating ebanghelyo. Habag ang ibig ko, hindi hain. Nangangahulugang ang sinumang sumusunod sa poong Jesus Nazareno ay nababago ayon sa kaniyang gusto. At ano ang gusto ng Diyos? Habag at hindi hain. Mercy at hindi sacrifice. Bakit po? Dahil sa Ebanghelyo, nakita natin kung papaanong ang mga Pariseo ay tumingin sa mali kesa tingnan ang mabuti. Yun bang sila ay hinusgahan ng mga Pariseyong ito na sila ay lumalabag sa batas ni Moses? Ano po ba yung batas ni Moses? Unang-una, ito po yung 10 utos ng Diyos. At nilabag nila ang ikatlo. Ano po yung ikatlo? Kailangan kapag araw ng pamamahinga, hindi ka nagtatrabaho. At ang pangunguha ng mga butil ng mga trigo ay labag sa kanilang kautusan. Dahil doon sa ikatlong utos, dinagdagan ng mga Pariseo ng 39 more at ininterpret nila kung ano yung bawal sa araw ng pamamahinga. Kasama ang pagkuha ng trigo. Yung pagiging judgmental ng mga Pariseo sa mga sumusunod kay Jesus ang nagbunsod upang sabihin ni Jesus ang salitang habag ang ibig ko, hindi hain. Dahil hindi nauunawaan ng mga Pariseo ang pinagdaanan ng mga alagad na sumunod kay Jesus sa oras na iyon. Saan ba sila galing? Ano ba ang kanilang ginawa? At saan sila patutungo? Alam natin ang tinawag sila ni Jesus na sumunod sa kaniya, iniwanan ng mga alagad na ito ang kanilang pamilya at sumunod kung nasaan si Jesus. Sa 24/7 ng pagsunod nila kay Jesus, nakaramdam sila ng gutom at nakita ninyong pati yung uhay ng trigo ay kanilang kinain. It means, hindi nga iyon niluto. Ang pinagdaanan nila ay hindi nauunawaan ng mga Pariseo, bagkus sila ay hinusgahan na sila ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Ang gusto ng ating poong Jesus Nazareno
ay tumingin kung ano ang mabuti at tama, hindi kung ano yung dapat lamang gawin. Habag ang ibig ko, hindi hain. Tinitingnan ng poon kung nasaan ang antas ng aking pagkahabag. Laban sa haing aking ibinibigay. Sacrifice is good, but mercy is better. Hindi makapagliligtas ng anumang sakripisyo ang ating ginagawa kung walang habag na nararamdaman ang ating puso. Kaya nga po ito ang biyaya ng banal na Eukaristiya na sa paghahambing sa unang pagbasa, ang tatak ng kanilang kaligtasan ay nasa kordero at sa bagong tipan kung papaanong ibinigay ni Jesus ang kordero ng Diyos na siyang pagkain upang tayo ay maligtas. Sa bawat pagkakataong tumatanggap tayo ng kaniyang banal na katawan, tayo ay humihingi sa Diyos ng awa at patawad na sana ang aking tatanggapin ay magpapabago ng aking kaluluwa at makakapagpabago ng aking iniisip at ginagawa. Na sa pagtanggap ko ng kaniyang banal na katawan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, ang siyang magpabago ng aking pag-iisip at ng aking iniisip. Habag ang ibig ko, hindi hain. Hahanapan tayo ng Diyos kung papaanong siya ay naging maawain at mahabagin sa ating lahat na makasalanan. Hahanapan ka rin kung papaanong ang habag na ibinigay niya ay kung papaano mong ibigay sa iba. Sana sa pagpapatuloy ng ating pagdidebosyon, unang-una ay mabago tayo ng habag ng Diyos upang tayo naman ay maging mahabagin sa iba. Dalhin tayo ng ating debosyon sa tunay na kalalagayan ng kaluluwa at hindi lamang ang sakripisyong ipinupunta mo rito kada Biyernes, kung hindi ang awang meron ka na ibinibigay at ipinapakita sa kapwa. Tayo ay nababago kada Biyernes. Tayo ay nahuhulma kung papaanong nahulma ang mga alagad. Tayo rin ay susunod dahil kasabay ng sakripisyo kasama nating niyayakap ang awa at pag-ibig ng Diyos. Sa iniyong pag-uwi, dalhin, ipamahagi, ipamalas na ang debotong ito ay katulad na ni Jesus Nazareno na mayroong awa at pag-ibig sa kapwa. Dalhin po ninyo at pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa pamamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyano,
Saan man, naway hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga bansa sa mundo naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi magamitan lamang kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pag-aangin ang kanilang pinapasan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao naway mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoong Diyos, huwag mo kaming hinga ng anumang sakripisyo maliban sa tunay na pagbabalik loob, tapat na pananampalataya at paglilingkod ng may pagmamahal. Bigyan mo kami ng lakas at dumito ka sa amin ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang mapapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus.
Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya,
ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang isang sambayan ng tumitingala at kumikilala sa kapangyarihan ng Ama, sabay-sabay nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Hinihiling namin kabiyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang pinagmumula ng tunay na awa at habag. Ito ang kordero ng Diyos sa nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh,
katotohanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.